Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome sa Showbiz Pa More Tonight. Ito po si Romel Placente. At ako naman po si Mildred Amistad Bakud. At ito po si Rodel Fernando. Welcome po sa Showbiz Pa More Tonight. Ayan, tutok na po kayo sa amin sa mas pinalakas, mas pinagandang Showbiz Pa More Tonight. Naman. Kaya sa ganda-ganda ng aming set ngayon, di ba? Mas bongga pa. Correct. Diba? Yun na feel ko talaga. Parang ito lang tayo. Meron po kami tubig pag nag-uhaw sa pagbabalita. Inom lang. Diba? Oh, yan naman talaga, di ba? Oo naman. Yes, at live coming, napapanood sa aming Facebook page ang Abante News Online / Abante Tonight sa aming Twitter account at Abante News, ang aming YouTube channel, Abante, at sa aming Instagram at Abante _ TNT. Yan. Ay, babatiin ko lang po ng happy birthday ang kapatid ng ating editor na si Roldan Castro, si Roberto Castro Jr. No, si Bunso. Nga, si Bunso. Happy birthday, happy Bunso. Happy birthday, ayan, Bunso. Diba? Birthday, Bunso. Oo, pero, hi, Bunso. Yes, pero after birthday naman, syempre, condolence naman sa ating kasamahan sa PMPC na si Blessy Sirera dahil ang kanyang kapatid ay sumakabilong buhay. Ang kanilang diba? Eldest, diba? Correct. Ang aming pakikiramay. Ang aming pong taos puso pakikiramay sa pamilya ni Blessy Sirera. Wala na rin siyang ate, parang ako. Wala na rin akong kapatid. Oo. Ayan, syempre, tuloy-tuloy pa rin ang ating showbiz, di ba? Pero, bago yung friend, go. Yes. Magpasalamat muna tayo sa ating mga sponsors. Of course, sa ating mga sponsor. Special thanks to Sir Warren of God Incarnation, Group of Salon, creative artist LJ Galido. And of course, maraming salamat din sa Kachalan Lechon, located at EDSA Corner Marine Street, Mandaluyong City, with phone number 660-7788 and 660-0011 and mobile number 0949-994-3180 and 0923-724-6700. Ayan, thank you kay LJ talaga dahil pinaganda tayo ngayon. Of course! Oh, thank you, yes. LJ. Oo, ang aming issue ng Radar, Celebrity Radar Magazine po ay mabibili na po yan sa Times Plaza Building, Book Sale, Robinson's Marcos Highway, SM Sukat, Landmark Makati, Rustan's Tomas Morato, Fully Book, Total Bonjour, Paper World. For more information, contact Celebrity Radar's Facebook page. May article ako dyan sa ating nag-iisang superstar. The one and only, di ba? Ang patuloy na nagdiningding, di ba? Si Ate Guy. Hindi ko na sabi Ate B. Anyways, umpisaan na natin mga friend. Correct. Umpisaan na natin. Dire-diretso na to. Okay. Ito na po ang ating mga maiinit na showbiz balita. Bastos na housemate pinalaya sa PBB. Na first evict ang isang housemate sa Pinoy Big Brother dahil sa masisiyalang biro nito sa mga kasama sa bahay ni Kuya. Tuluyan ang pinauwi si Banjo Dalangan, ang funny fighter ng Quezon City, matapos ang malalaswang biro nito sa mga housemate. Nagbiro si Banjo na pagsasamantalahan ang lalaking housemate na si Gino Roque IV. Aniya, siguro masarap katabi sa pagtulog si Gino, kaya makikipagpalit siya ng pwesto upang makatabi ito. Sinabi ni Banjo na pagsasamantalahan niya si Gino at pagising nito ay tiyak na wala na itong sa plot. Pinatawag siya ni Big Brother sa confession room at dito sinabi ang desisyong paalisin ito sa bahay. Ayun. Ayan, oo. Sa bahay ni, no? Bahay ni Kuya. Bahay ni Kuya. Hindi talaga nawawala ang mga kontrobersiya dyan sa Pinoy Big Brother house. Ha? Ako talagang regular akong napapanood ko yan. So talagang alam ko yung kwento. Binigyan naman siya ng warning. Tapos ng warning, sinundan pa rin niya. So, kaya. Kasi hindi naman talaga decision, marami kasi ang nagbabash na bakit daw ganun ng parang medyo harsh yung naging decision ng Kuya. Pero nabigyan na siya ng warning, tapos inulit pa niya. Ulit. Eh, kasalanan pala niya. Oo, eh. So ibig sabihin, hindi lang basta siya tinanggal dahil sa pagbibiro. Pero ako pa rin ha, kung kilala nga siya funny fighter, di ba? Kung ganyang mabiro siya, sana okay lang. Kaya nga lang, yun nga, nasa ano kayo, di ba, National Television. Napapanood ka. Pero yun nga, binigyan pa lang ng warrant, tapos tinuloy pa rin niya. So wala na tayong magagawa. Pero alam nyo, diba? Sayang sa mga effort niya, di ba?
sa ilang sila nag-audition dyan? Libo-libo. Sayang ang pinakawalan niyang ano, opportunity, diba? Opportunity. Pero sana after niya na PBB, mabigyan ng chance sa lumabasan sa mga sila, diba, kung ano mang show ng ABS, diba? Oo, kasi kawawa medyo rin. May pagka-green yung mga jokes niya. Tapos in front dun, in front pad ng mga kasamahan nilang PBB housemates na mga babae. At magiging lasa na yan sa mga kasamahan niya, diba? Na magiging maingat sila. Oo, mag-ingat talaga. Kasi minsan yung pagbibiro, nasa lugar din eh, di ba? Pero kasi kung hindi kikilos si Kuya, baka may MTRCB na naman. At bago naman pumasok sa bahay ni Kuya, meron naman silang rules dyan eh. Bawal lang ganito, bawal lang ganyan. Dapat isa puso at isa pero, isip nila yun. Pero, bakit sa PBB, di ba may mga balibalitang nag-tsurbahan, di ba? Hindi lang pinalabas. Diba, wala naman tsurbahan. Hindi dati. Yung yakap-yakapan lang. Yung yakap-yakapan lang. Di naman tsurbahan. Di naman tsurbahan yun. Lang, yung mga kis-kisan lang. Pero, mga ganyan lang, yakap-yakap lang. Yakap lang. Pero nung pinagsabihan, ang sinasabi mo yung kay Lu tsaka kay Andrea, eh, yung kissing scene, yung nagkikiss on national television, nung pinagsabihan kasi sila ni Kuya, hindi na nila inulit. Nagdistansya na sila sa isa't isa. Unlike ito, halimbawa, sinermonan ngayon, inulit naman kinabukasan. Parang feeling ni Kuya, as Kuya nyo dito sa bahay ni Kuya, hindi ka naman nakinig sa akin. So yun, tinanggal ka na. Hindi nga naman talaga magandang pakinggan yung pagsasamantalahan. Correct. Parang palalabas mga body girls si Shay, di ba? Sa pag-gising niya, wala na siyang saplot si Gino, di ba? So anyways, ito naman ang aking balitang showbiz number 2. Naging maugong sa social media ang hindi pagpasa ng reggae singer na si Luke Bailon sa Idol Philippines dahil tanging si Regine Velasquez lamang ang nag-guest sa aspiring musician. Matapos ito ay nawalan na ng tiwala ang marami netizen kina Vice Ganda, James Reid at Moira De La Torre. Dahil dito, nagbigay ng sesyon ng direktor na si Joey Reyes. Anya, mas mahalaga ang kredibilidad kaysa sa pagiging celebrity. Sesyon ni Reyes, ipalit sina Jed Madela, Gary Valenciano at Morissette Amon bilang mga judges ng Idol Philippines. O ano masasabi niyo ng mga press? Palitan daw yung tatlo, di ba? Apat, including Vice Ganda. Alam mo, mula day one talaga ng Panood mo rin. Oo, ng Pinoy Idol. Nanonood ako talaga. Sa sobrang busy mo, may time ka manood. Siyempre sa trabaho nating ito, dapat talaga alam natin lahat. Diba? Nire-research natin lahat, diba? Para kami yung pang-portion. Tapos, correct! Yan. Tapos, eto nga. Yun nga sinasabi nila, Rodel, na talagang sa apat na yon ay si Regine Velasquez lamang daw ang may karapatang mag-judge. Ano mo sasabi? Pabor ako doon. Ako pabor ako doon. Alam mo, wala namang ano, kumu-question kay Vice Ganda, diba? Napakahusay na komedyante. Pero parang ano, parang di yata siya bagay dun sa parang, talent search ang show na yon. Parang ibig mo sabihin, dapat kung mag-judge siya yung sa mga aspiring artists, mga artista, yung mga ganun, di ba? Hindi as singer dahil hindi naman siya talaga yung singer sa parang nakakakanta lang siya, parang ganun ibig mo sabihin. Oo, parang ganun. Diba? Oo. Particular nga, dito sa sinabi ni Rodel, na yung isang contestant na, na kumanta ng reggae, di ba, na hindi nakapasa dun sa tatlo at na-explain naman ni Regine Velasquez kung bakit naman nag-yes siya. So parang sinasabi nila na pagdating sa kaalaman sa pagkanta at pag-judge talaga, itong si Regine lang ang may K. So ibig sabihin si Moira walang K, singer din hindi naman kasi si nila Moira. Parang mo singer siya, diba? Na muna kasi ngayon. Kasi reggae is a genre, sabi nga ni Regine, diba? So hindi nila masyadong na-explain ko bakit hindi sila nag-oo, nag-yes dun sa... Siguro hindi nila alam yung ibig sabihin ng ano. Alam nila. Singer sila. Reggae siya, Bob Miley ba yun? Tama. Alam naman siguro nila, hindi lang nila feel. Kasi di ba, sabi nga may kanya-kanyang panlasin, di ba? So kaya, irespeto nyo ako bilang isang judge. Siguro correct. Ganun, hindi, alam mo, hindi yun eh. Masyado pang bubot si na ano, si Moira at saka si... Bubot, bata pa, para mag-judge sa mga ganitong talent search, di correct. Ba? Pero, masyado pa silang bata, pero, sana wag sila, no? Pero nga, to think na kinuha din siya as judge, di ba? Ibig sabihin, may alam din siya sa pagtingin kung sino singer magaling sila, na singer. Singer sila, friend, pero masyado pang bata. Huwag na pero, muna. Ako, paggaling din naman ko bata si Moira, kaya sa napapasin ko, Tsaka nakakapagod siya. Para, di ba dapat, alam mo, inaantok ako pag pinapanood ko siya. Sorry. Si Vice tsaka si Regine, di ba, buhay na buhay sila, di ba? Pero si James, parang,
Kulkulalag din si James. Pero diba? Alam nyo, nakakaabot sa kaalaman na ng mga judges talaga yung mga bashing, lalo na kay Vice. Kasi minsan sa show niya, sa It's Showtime, sabi niya sa ibang bansa daw, ang mga judges daw, gina-judge yung mga contestant. Dito daw sa Pilipinas, ang gina-judge yung mga judges. Sabi nila. Baligtad. Ang daming hanash daw. Parang nasasaktan siya. Oo naman diba? Kasi, siyempre nga, kagaya naalala nyo yung kay Basel Salvador na lumaban na sa ibang bansa nanalo pero pagdating kay Maha hindi niya nagustuhan, di ba? Kaya nga lang yun, nababas din talaga siya. Kaya lang respetuhin na lang din naging desisyon ng mga judges. Eh ako talaga dapat ang ilagay diyan mga music icon. Yes. Yeah. Si Regine pwede siya. So ibig sabihin sa ayon kayo sa suggestion ni Joey Reyes na impalit si na Jed Madela, Gary B at Morris at Amon. Sang ayon ako. Ay tari bong ningning. Sang ayon. Ayun ako. Pero in person naman, yes, oo. Ito nag-judge sa ito sa mga ano, tawag na tagalan. No, si Jed, si Jed. Your voice sounds at, familiar, di ba? Your face sounds familiar. Yes, your at hindi nyo rin dapat questionin kung si Morris at Amon man ay kunin na bilang isa sa mga judges na talagang mausay. Diyos ko naman! Si kasi naman kay Moira, no? Ayan na ang masasabi ko. Ikaw naman yung babas. Ikaw na susunod na yung babas. Ikaw na susunod. Ghost! Story number 3. Yes, Robin Padilla, todo suporta sa mandatory ROTC, sasali sa Philippine Army. Katulad ng aktor na si Mateo Guricelli, ay sasabak din sa Philippine Army si Robin Padilla bilang Army Reserve. Inanunsyo ni Padilla ang kanyang plano bilang pagsuporta sa Senate Bill number 2232 na nagre-require sa mga senior high school sa mandatory reserve officers training course. Saad ni Padilla, sasamahan niya hanggang sa huli ang kabataang Pilipino sa hakbang patungo sa kabayanihan. Dagdag pa ni Padilla, hindi naman sila pababayaan ng Armed Forces of the Philippines at ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan. O, ano masasabi nyo dyan? Ano masasabi? Okay na ibalik yung ROTC. Ano? Wala ka, no? Kasi may nagtetext yun. Kaya lang ako, kasi Reserve Army Training, di ba? Ganun. Kasi nung high school time, may ROTC na, di ba? Yes. Pero hindi naman napakinabangan, di ba? Oy, officer ako dyan, no? Hindi officer ka nga, di ba? Yeah, second battalion ako, escort. Ang tawag lang sa akin ay private. Kasi hindi ako naging, meron yun eh, ROTC, di ba? Meron yun, medic, di ba? May corps commander, may platoon leader. Iba. Ikaw, ano ka? Second, S2. So, ibig sabihin, Second Battalion S2. Nag-training ako. Hindi, yung ROTC tawag, pero ano tawag sa inyo, officer, di ba? Officer. Ako nakalimutan ko na kung ano ako na. Second Battalion. Master Sergeant ba? Parang gano'n. Master Sardines? Oo, parang nakalimutan ko na. Pero alam mo, pabor ako dyan kasi kahit pa paano, self-defense, di ba? Kahit pa paano makakatulong yan. Makakatulong talaga kasi parang i-remind yung mga estudyante na maging ano, alert. Patriotic, di ba? Makabayan, ayan. Yan, yun lang naman ang masasabi ko. Whether ituloy naman nila yan o hindi, eh, nasa gobyerno. Pero ang talang ni Mateo, ha? Hindi ba siya busy para suwa sa ROTC? Ano? ROTC? Di ba? Kaya ka nagtatype ako, ha? Ayan, susunod nating kwento. Ayan. Okay, ang susunod na chika, Eltel Buba nakipag-okrayan sa Pro-Duterte Vlogger. Pumalag si Eltel Buba sa batikos ng Pro-Duterte Vlogger na si Sas Rogando Sasot. Pinaratangan si Eltel na kumakampi sa kapamilya pending franchise renewal sa 2020. Giit ni Eltel, kung mapapatunayang may utang ang mga Lopezes ay kailangan itong magbayad at hindi anya siya natatakot na di makatungtong sa DOS dahil hindi naman ito ang langit. Ipinipilit pa rin ni Sasot na kinakampihan ni Eltel ang Kapamilya Network kaya binanatan naman ito ni Eltel tungkol sa pagsuporta nito sa pamilya Marcos. Ani Eltel, kung totoong concern si Sasot sa mga utang sa gobyerno, bakit suportado nito ang isang pamilya na may kaso ng graft and corruption? Hinamon naman ni Sasot na kapwa nila sabihin sa kanilang mga sinusuportahan na harapin ang mga pagkakautang sa gobyerno. Ayan. Di ba? Pa-controversial na naman si Eltel Buba. Lagi naman siya controversial. Oo, di ba wala sa sirkulasyon, di ba? May issue, pasok para mapag-usapan din. Pero, sa kabilang banda ako naman, kahit pa paano, eh, meron din namang
punto dito si Ethel Buba. Oo, diba? Alam mo, kasi katulad ni Angel Locsin, yung mga bashers din, ang pinopoint nila is yung pagkukulang ng ABS-CBN. Pero ang nakikita ko, ang side lang naman ni Ethel is yung mga, ang concern niya talaga is mawawalan ng trabaho. Oo. Kung ano man ang problema ng network sa tax o kung ano man pagkakautang nila, sila na ang may problema noon. Ang sinasabi lang ni Ethel, yung maaapektuhan. Ang dami niyan. Ang dami mga empleyado ng ABS-CBN, di ba? Paano na yung mga pamilyang pinapakain nila? Correct. Pinag-aaral, di ba? Oo, tama. Marami talaga maaapektuhan. Pero, si Jimmy Bondoc, tuwan-tuwa pa, di ba? Happy to see the downfall. Parang ganun, di ba? Oo. Yeah, naging hindi mainit. Dapat ikatuwa na mawawala ng trabaho. Yung misfortune ng iba, di ba? Hindi yung mga maaapektuhan. Oo, wag di ba? Yes. Pero si Ethel Buba ba? Ano ito? Nagpaparamdam ba? Kasi pero wala lagi siyang career? Ganyan eh. Lagi huh? Siyang ganyan. Ganyan naman siya, di ba? At least napapansin pa rin, di ba? At least. Oo, in fairness sa kanya. Nakikialam siya sa mga bagay na ganyan, di ba? Yes. Oh. Moving on. Moving on. Dahil wala akong balita, di ba? Ikaw, Heart. Heart, walang K maging hurado ng Starstruck? Inanunsyo na ng GMA7 ang mga hurado na magiging miyembro ng council sa pagbabalik ng Starstruck, ang orihinal na Kapuso Artista Reality Search Show. Isa si Jose Manalo sa nakatanggap ng batikos dahil naniniwala ang mga netizen na mas may kay na maupo bilang judge si Michael V. Maging si Heart Evangelista ay hindi nakaligtas sa pamumuna ng ilang netizen. Saad ng isang netizen, parang hindi umano bagay kay Heart na maging judge dahil ang alam lang niya nito ay pumorma ng pumorma. Samantala, si Nading Dong Dantes at Jeneline Mercado naman ang magiging host ng Season 7 ng naturang reality show. Ako hindi ako naniniwala na walang K maging hurado ng Starstruck. Yes, may K na K talaga siya. In fairness naman kay Heart, mausay ding artista. Alam niya siguro kung sino rin may potensya na maging artista, di ba? Sa Starstruck, di ba? At yung sinasabi nilang pumorma ng pumorma, the more na dapat siyang maging judge. Kasi alam naman natin na yung pagiging artista, importante rin talaga. Na maporma. Physical. Diba? Mo, yung dating. Alam mo, certain ang fashionable naman eh. Fashionable diba? Siya. Oo. So, at nag-start siya sa... Hindi dapat nag-judge sa mga fashion na ano. Ay, hindi. Hindi, aminin natin, yung artista, ang una mo rin talagang titignan, kung hindi naman nilalahat ko ha, yung itsura. Diba? Ako, gusto ko yung talent. Oo, pero artista search, not just talent eh, looks meron talaga. Ako rin. Yung talent talaga nandun lang. Pero naniniwala ako ng talent ay nade-develop. Katulad ni Aga Bulak, yung looks ang una, yung correct. Sumikat siya sa Baguets 1. Yes. Pero, pura itsura lang siya noong una, diba? Ang guwapo. Eventually, naging jowa ni Janice. Nagkaanak. Ibig sabihin, eventually, humuse umating Miguelito batang ama. Hindi. Ay Miguelito. O yan ka naman ha. Miguelito ang batang ama. Tama ba? Ang batang rebelde yata. Ayaw nga. Ang Miguelito ang batang rebelde. Miguelito ang batang ama. Yun yung kay Nida Blanca yung nanay niya. Tapos si Edgar sa tatay niya galit kay Nida Blanca. Diba? Humusay doon ang isang aga. Dati sa USLA. Campus beat. Diba? Pero balik tayo kayo no. Heart Evangelista. Go. Ako, hindi ko naman minimenos ang kakayahan, ang talento ni Heart Evangelista, pero mas gusto ko pa, pwede bang iba bukod kay Heart? Sino? Pero kay Jeneline, tsaka kay Ding Dong, okay sila maging host, di ba? Oo, walang question. Wala. Ilang beses sila nag-host dyan sa Starstruck, di ba? Pero sa akin, para sa akin, kasi nag-start din siya sa ABS-CBN, di ba? Kumbaga bata pa siya nag-start bilang artista. Parang feeling ko naman, experience-wise, may kay naman din siyang mag-judge. So, yun, para ano sa akin. Ano masasabi mo basta, dalawa to, okay is din naman to siya, one. Pero kung merong two is to one, papalit. Hi, Han! Thank you doon sa dati nasa ABS-CBN ka. Lilibre mo kami ni Vinted sa ikaw talaga, may maniwala sila. Vinted sa di ba? Oo. Ayan. Ayan, ito. O, batiin muna natin. Maraming nanonood sa ating Facebook Live. Oo, daming nanonood ngayon. Nagpapabati si Jim Lee for Lales Fadulha. Hello, sis Jim Lee. Grace Marie, hello, Grace. Oo. Si Jen Morera at si Giselle Santos, namimiss ka na namin. And of course, ang ating kaibigang RK Villacorta. At ang ating kaibigang
Palita Peralta. Hi, Miss Palita. Thank you sa dinner kagabi. Kagabi ba yan? At speaking of dinner kagabi, ito ng ating mga bagong ano, Achi. Mainit-init pa to. Sandali, like sa Lucy Chan. Lucy Chan. Nanonood din. Mel Alarcon, ang dami. Eduardo Banyes. Ayan. Ayan, maraming mga nagpapabati talaga. Of course, ang ating editor, showbiz editor sa Abanti Tonight, Roldan Castro. Hello! And of course, Quesadis po natin nanonood niya at si Miko. Tatasagin, of course, Ogie Darvaez Rodriguez. Lonely Junicio. Rona Bacnot, Avasilia. Robin Obispo, hello! Hello sa inyong lahat dyan. Yes, Ogie, hello, friend. Alam mo na. Alan Jones, hello! Ay, si friend Alan D. Alam mo na, Alan D, see you tomorrow. Meron kaming racket ni Alan D bukas. Ay, ganun. Meron kaming press con ni Alan Jones bukas. Ay, si Alan Shalala. Hello, mga friends, see you. Ayan, ito ng ating baon. Nabanggit mo na rin si Miss Pelita. Uy, na tinitry sa dinner kagabi dahil nanood tayo ng concert ng Jeremiah, ha? After 16 years po, kagabi ay nakita namin muli ng kompleto ang Jeremiah na nag-guest sa atin dito. Dalawa lang sila. Ilan si Pee Wee, di ba? Grabe yun. At dumating yun. Sina? Oo. Dumating sina Simon Soler. Uy. Simon original. Soler. Nakinig ako kay Simon Soler kagabi. Si Simon, tapos si Olan. Olan, di ba? Ayan. Kagabi nga po ay talaga naman punong-puno ang Zirko dahil nga sa reunion concert ng Jeremiah at talagang walang kupas pa rin. Nakakatuwa ang Jeremiah dahil halos lahat ng inawit nila ay OPM. Yun pa ang nagustuhan ko. OPM talaga ang nagkining kagabi. At no? Ang maganda lang sa kanila, 10 minutes left na lang sandali. Ang maganda lang sa kanila pre, yung mga OPM na kinanta nila, yun talagang sikat na sikat Bongga dati. Manila Sound Orchestra, di ba? Pinasikat ng ano? Ng hotdog. Kaya talaga nakipag-jam tayo, di ba? Nakipagsayaw tayo. At saka pre, talaga, yung mga kanta na hindi natin alam na sila pala yung kumanta, doon lang natin nalam. Kasi minsan, ang dami pala nilang hit songs. Narinig lang natin kanta, pero hindi natin alam na, ay, Jeremiah pala. Although, talagang sikat na yung kanilang signature song dati na nangihinayang, di ba? Hindi ko alam na sa kanila pala yung bakit? Oh, hindi ko alam. Bakit ka iiyak? Pero ko, friend, yung second song nila na kinati, ipagtulakan mo man ako palabas. Paborito ko yun. Yun. Pagtulakan palabas ang puso ko. Anyway, nakakaiyak. Ang ganda. Nakakaiyak na yung concert na yun. At syempre kagabi, sinuportahan niya ng mga pamilya nila. Nakita natin ang character actress na nanay ni Simon Soler na si Raquel Montesa. Ang kanya palang kapatid na si Mafi ay asawa ni Robin De Rosa. Diba? Oh, ngayon, tama ba ko? Oo, nandoon. At nandoon din si Gardo Versosa. Of course, si Tita Christopher Min, diba? Nandoon din to support. Isa sa mga sumuporta noong nagsisimula pa lamang ang Jeremiah. Of course, special guest din, si Jana Saplan. Thank you so much, Daddy, ang Millennial Pop Princess. Alam nyo na, Daddy, thank you very much. Oo, umawit din na mahusay din ang kapatid ni Simon Soler na si Mafi, di ba? And then, of course, ang walang kupas pa rin, ako ang nagwagi. Miss Dulce, grabe! Pa standing ovation nga si Dulce. Sabi ko na ba kakantay, ako ang nagwagi! Di ba? Sabi siya, kakantay, ayaw kang maniwala, di ba? Oo. Pero, alam mo, nung kinanta yun ni Dulce nung nanalo siya sa Metro Pop Music Festival. Sabi, yung boses niya dati, yun pa rin ang boses niya kagabi. Hindi nagbabago. Hindi nagbago, di ba? Nung isang araw. Nung isang araw, medyo pumipiyok. Joke! Medyo pumipiyok si Dulce talaga. Ang galing. Galing-galing pa rin. Ayun, congratulations, Jeremiah. Of course, siyempre, yung pinali song nila, yung talagang signature song nilang nangihinayang, na silang apat nakita mo umiiyak kasi parang doon nila naramdaman na matagal na naman bago sila magkita muli. Pero ang alis daw ni Simon kasi nung nagpapapicho ako kay Simon, di ba? Nakakatawa kay Simon, papapicho. Ang sabo ni Simon. Simon papicho, pag-rap niya, ay tito, sabay yakap, kumusta ka na? Ay tito, Romel, sabi niya sa'yo. Niyakap ka niya. In fairness kay Simon, kilala pa rin niya ako. Kaya sabi ko, ba't hindi ka po at mag-artisa dito? Masaya na ako doon. Baka mas maganda yung trabaho niya sa ibang bansa. Saka malaki na ang kinikita niya doon. Andun na pala yung family niya. Congratulations again. Andun din pala kanyang kuya si Ryan Soler. At ang tatay niya. Alam mo, hindi ko nakilala si Ryan Soler. Oo, kasi ano, hindi dating kalbokal na yun. Hindi kalbokal yung nagpaano lang ng book parang Derek
Derek Ramsey. Oy, kakasal daw yun, diba? Oo. Yan, thank you. Thank you congratulations. Din sa Pelita, oy, sa pag-imbita sa amin. Of course, talagang pupunta naman talaga tayo bilang naging close din naman tayo sa Jeremiah. Ang nakakatawa, Jeremiah, diba? Talagang, yung mga tao, kahit yung mga bata ngayon, alam pa rin yung nanghihinay kasi tumutugtog pa rin yung sa radio. Diba? At saka parang sila ang original na nagpausa ng mga senti song. Yeah, hugot tama songs. Ba? Hugot songs. At sila yung boy band, eh ngayon mga boy band, hindi naman sumisikat. Eh yung panahon ng ano, sila yung boy band na sikat na sikat. Kaya lang sino boy band na hindi sumisikat? Ang dami. Sino? Eh kaya nga hindi sikat, hindi ko na matandaan eh, di ba? Grabe siya, oh. Hindi, sir. Oh. Nagkapangal, pero hindi kagaya ng Jeremiah. Like? Talagang nag-boom ang career. Like, hindi ko nga matandaan kung sino pa ba. Okay, kasi hindi sumikat. Kasi hindi ka sumikat. Pero ang Jeremiah, pero kaboses nila yung kinanta nila yung kunin mo na ang lahat sa akin. Kaboses sa ng akin. Formula. Kasi ang composer ng Jeremiah at ang formula iisa lang. Uh-huh. Kaya halos pareha sila ng tunog. Si ano ba yun? Si Larry Hermosa. Tama ba? Larry Hermosa. Ay, hindi siya. Ayan! Kung sino man siya, pero congratulations again, Jeremiah, sa inyong successful concert kagabi na ginanap sa circle. And nice to see you again, di ba? After what? How many years? Ayan, moving on sa ating next chika. Okay, ayan. May baon ako. Yes, baon. Pagkain, anong ulam mo? Masarap. Di ba umakain din? Paano yung presko natin kanina? Oy, alam nyo ba? Matagal pa ang MMFF, di ba? Metro Manila Film Festival. Pero ngayon talaga, may pantapat na. Ay, ayan, alam ko na kung sino pa. May pantapat na saan? Isa bang si Coco Martin. Ay de las Alas. At saka? Si Jeneline Mercado. Magkasama for sa the first time. Sa pelikula niya, Vice Ganda at Anne Curtis. Ah, magkakasama sila. Ano mo Vice sasabi Coco? No. Hindi. Vice Anne Curtis. Vice Anne, tapos Coco, Jeneline at Ai. O ako, hulaan ko na. Hulaan ko ulit. Gaya yung lagong sinasabi. Kahit sino pang itapat kay Vice Ganda, laging ang pelikula niyang top grosser sa Metro Manila Film Festival. Kasi lahat, bata, matanda, ay talagang manonood. Yung na, anak, mamanood tayo ng kay Vice, siyempre, iba pa rin araw-araw ka napapanood sa television na natutuwa sa mga tao. Lagi natin sasabi, Mildred, di ba, friend? Number one yung Vice Ganda niya, movie portion. So, ngayon pa lang inuhulaan mo na, magiging still number one ang pelikula ni Vice Ganda. Nag-number one dati siya ay because pero ito, kasama ito si Vice Ganda. Pero in person kay Ai, malakas din ang mahatak niya sa mga tao. Oh, diba? Ito pa pero hindi pa sure ha. Kasi may balita na gagawa ng pelikula si Vilma Santos kasama si Aga Mulak, Gabby Concepcion at Alden Richards. Ay, bongga. Number three. Oh, pero ito pa. Number three. Hindi pa naman ako sure. Pero napapabalita ang mga yan. Ito pa, si Nora Honor may gagawin naman pelikula with Christopher De Leon Dao at Jesus Cruz the Third. Alam mo, number four. Number four. Hindi. Pwede, pero ako naniniwala ako. Gusto kong magtapat ulit ang pelikula ni Ate Kay at ni Ate B. Kasi pagkasilat talaga, pagkalabanan ng best actress yan, di ba? Ate Guy tsaka si Ate B. At hindi lang yun. Naalala mo ba yung Haplos at tsaka yung Mala? Hindi magpapatalo ang mga Noranians at Bilmanians. Oh, sana kung totoo ito, sana matuloy, no? Ako para may Nora at Bilman sa MMFL. Kasi ang tagal, kailan ba yung huling pelikula ni Ate Guy at ni Ate B na nagtapat sa Film Fest? Anong movie yon ang huli nila? Matagal na. Matagal na yun. Pero ang, yun nga, sana nga matuloy din yan. Pero ang confirm pa lang nga, itong Coco at Jeneline Mercado at Vice at saka si Anne Curtis, itong si Vice ha, talagang parang at saka si Anne maaga. Hindi pa confirm pero talagang gusto talagang sana kasi wala pang announcement si naman, Jeneline diba? Din naman first time da yung mga movie niya pag dramadamaan na nalang best actress pero this time comedy naman siya kasi with I around, di ba? Correct. Ayan, of course, ito muna babatiin muna natin. Tutuwa daw si Tata Sagin. First time daw niyang manood sa atin. Wow, Tata! Kailan yung presko ng alaga mo? Alam na. Oo, at nare-remind daw siya ng mga araw noon ni Ate Lud sa mga ganitong showbiz tata talk show. Alam mo, si Tata naging kasama namin sa Dutch Entertainment. May alaga dati. Walay showbiz na pa more the just, best, sabi niya. Mahilig siya kumain ng saging, no? Hello to Alex Tien Baro, ganoon din kay Ramon Dueñas, Primo Lopez, hindi ko maano to, Ezequiel, Angelada Muel,
Chuck Gomez. Hello, hello Chuck. Hello, Chuck. G. Atienza Tamayo at ang mga taga Malolos, Bulacan. Ayan. Hi, Miss Rayta ng Beauty Door. Yes, Maricar de la Puente, Joey Sarmiento, Arjen Ramos Alejandro, wow, Rico Robles, Ancheta. Hello po sa inyong lahat. Hi, Reynaldo Cosing Veluz. At of course, si Noni Nicasio ng Tambayan ng Chika ay nanonood ng Showbiz Mo More Tonight. Eh, bakit ako doon ako makabasa naglo-loading? 88% loaded. Ba't ganun? Hindi ako makabasa. Ayan, eto tuloy-tuloy pa rin tayo, di ba kanina nga? Eto mainit-init pa nga ang balita, ay galing tayo sa press conference ng pelikulang Filenias kung saan itong si Miss Pops Fernandez ay isa sa mga executive producers. Yep. Ayan, at pinagbibidahan nga po ito ni Bayani Agbayani at Ay de Las Alas. Showing po ito sa June 19. Alam mo sana itong Filenias, sana namang kumita, sana tangkilikin ito kasi nakakalungkot ang nangyayari ngayon sa mga pelikulang Pilipino. Yun nga, di ba? Pero sabi nga ni Bayani, nakausap daw niya yung isa sa producers yata ng Kita-Kita, yung movie na pinagsamahan ni Alessandra De Rossi at ni Empoy. June 19 daw, ipinalabas. 2 years ago yata, nung ipinalabas, na kumita, naging blockbuster. Ito lang yung first indie film na naging blockbuster, di ba, na million-million ang kinita. So, ina-expect din ni Bayani na sana ganun din ang maging swerte ang June 19. Sana nga tayo ini-wish natin na kumita dahil nga, di ba, meron, nagbiro nga si Ay, yung last movie niya na yung kay Isabel, anak ni Isabel, The Sons of Isabel. Nabida si Ayay at yung kay Bayani na pang matagal hindi naging magandang resulta sa takilya. Pero siya na raw. Pero ang nakakatawang sinabi niya, sa lahat ng mahinang pelikulang sinowing nung mga panahon na yun, nung araw na yun, ay sila ang pinakamalakas. Yung Sons of Isabel, di ba? Correct! So at least sana nga kumita itong movie na showing na po June 19, na ayon po sa isa, kay Pops Fernandez, yun daw pong, Filenial, ay nakuha daw niya nung, Nakuha? Ikaw nga magsabi, nagbibiro. Yung feeling Filenial, mga matatanda na. Filenial yun. So nagkaroon siya, hindi, ito na lang maging title ng movie. May dating naman in fairness yung Filenial, di ba? Yung mga matatanda na piling millennial. Tayo, nasa category tayo ng millennial. Filenial na rin ba? O hindi? Filenials na rin tayo, hindi, no? Filenial, pero piling millennial. Hindi, positive naman yun, parang feeling millennial. Ayan. Hello kay Direk Doble, ha, nanonood sa atin. Yes, magandang gabi, Doble. Bonggang bongga sa inyong tatlo. Ako, wala akong mabasa. Ayan 88% pa rin, ba't ganun? Ayan, ito na ang ating last showbiz news. Ito nga si Matay Gudicelli, may mga chika na kaya pala pumasok ito sa army, Kuya Romel, ay dahil nga medyo nasaktan. Totoo ba, Mildred, na inayawan siya ni Sarah G? Na magpakasal. Pero alam nyo, kakaloka, hindi si Sarah siguro, dahil nasa peak pa rin ng karir niya, sikat na sikat pa rin si Sarah. Siguro inisip niya, once na nag-asawa ako, baka bumaba yung popularity niya, di ba? Kahit na sabi na singer din naman siya, hindi kagaya ng love team, talaga maapekto pagka nag-asawa yung mga matini-matini idol, yung mga ganun. Pero ito siguro, inisip din ni Sarah, kailangan pa rin niya talaga na yung nasa itas pa rin siya. Although, naalala ko dati sabi ni Marisol Soriano, no? It's hard at the top, sabi pero niya. Alam mo, dati, kahit na mag-asawa sila, kaya mabunti sa mga artista dati, okay, nakakabalik lang agad, napapanatili pa rin nila yung kanilang kasikatan. Pero ngayon, kapag nag-asawa, aminin natin talaga, wala bumabagsak na ang career, no? Pero ako, sana siguro, parang ano ba yung Mateo, kaya pumasok. Ano bang tawag sa ganun? Parang na-depress or na something. Kaya sumali. Kaya pumasok. Siguro si Mateo na pinakagwapong ng ROTC, no? Oo, pinakagwapo. Ayan. Kung totoo man yan, pero pwede naman, di bang, pag nag-propose, tanggapin mo yung kasal, hindi naman ibig sabihin, engage, kumbaga, di ba, hindi naman ura-urada magpapakasal na agad. Hindi, tanggap niya. Unang-una, di ba, ayaw pa ba ni Mami, di ba, si Mateo, napakayaman na, di ba? So, siguro mabubuhay niya naman ni Mateo si Di, ang gagawin ni Sarah yun, kasi, di ba si Tony Gonzaga, nung nag-asawa, lahat ng pera niya binigay kay Mami Pinti, di ba? Yun ang galing-galing kasi. Tapos lahat ng sisimula niya bilang isang misis na magkakaroon siya ng trabaho, kanya na. Yun ang maganda kay Tony, di ba? Talagang, siguro si Sarah, bigyan niya rin yan lahat ng kaya Mami, tapos pag nag-start sila yung Mateo, di ba, pera siya ng pero sarili, kung totoo man yan, siguro
talagang ayaw muna talaga ni ano ni Sarah. Uh-huh. Pero pa nasa right age na siya, nasa marrying age na both, di ba? Pero may nabalitaan ako. Pinili mo? Speaking of Sarah G. Ito chismis lang ha. Kung totoo ha. Nagiging pasaway na daw siya sa mga ibang ano showbiz commitments niya. Eh, may balita nga before. Eh, ito pa. Ito may nabalitaan din ako ha. Yun daw dati, may commercial siya na shampoo. Ayun na nga. Oh, di ba? Oo, naka-ano commercial na shampoo. Oh, parang alam ko ibig mong sabihin, may commercial sa na shampoo. Sa mga endorsement niyo. Kaya pwede nang ikwento doon kasi yung aming source eh, ano na eh, di ba? Oh. Walina. May connect sa mga endorsement niya. Alam mo yung friend. Hindi ko yun naalala eh. Yung ano, yung talagang bokeh nagpaputol, pero wag doon sasabihin na nagpaputol. May ganun yatang eksena before. Yung ngayon nabalitaan po namin na bawal putulin kasi nag-enter siya ng isang shampoo. So, nagpaputol siya, parang masama yung loob niya o galit siya sa kanyang mga magulang. Yes, ganun mga, eh, pinaputol yung ano niya. Ay tama, nagtatampo. Nagtatampo, pinaputol, boom, pinutol, di ba eksena. Wag kayo mingin, naglagay-lagay ko na ng bok. Di ba yun yung tinutukoy mo, friend? Hindi, basta may kinalam. Oh, iba siya. Anyway, ano yan, tapos na naman yun. Pero maisingit ko lang congratulations sa dahil kami umatin tatlo ng bonggang-bonggang event ng Front Row, di ba? Itong nakaraan lamang. Congratulations po kay Direk R.S. Franciscon at ang Front Row dahil kamakailan lamang nga po ay naging successful ang kanilang ano, ang tawag doon, Gala Night, di ba? Fashion Gala Night. Po ng at nakita na namin diba? Lahat ng mga candidates ng Binibining Pilipinas na suot-suot ang iba't ibang kasuotan ng iba't ibang designer. Diba? At hindi lang Front Row may event ang Miss Philippines, Miss Universe Philippines at Binibining Pilipinas Charities. Kasi kung dati, ang sinusuportahan lamang po ng Front Row ay ang Miss Universe, di ba? Miss Universe. Ngayon po, pati Binibining Pilipinas ay suportado na rin po ng Front Row. Congratulations po! May napansin lang ako sa event, Mildred. Yes. Andoon na si Pia Wards back at Catriona Green. Oh, ayun na nga, parang tinalbugan ni ano ni Pia si Catriona. Napansin mo lalo sa pagdadala ng damit? Oo. No? Oo naman, pero pretty pa rin si Catriona. Pero hindi naman niya tinira. Hindi naman tinira. Parang sinabi mo lang parang better. Oo. Mas maganda siguro ang kasuotan that night ni Pia kaya lumutang siya. At saka yung makeup niya, gustong-gusto ko. Minsan kasi simplicity is beautiful, di ba? Simple lang, di ba? Parang tayo mo simplicity, di ba? Oo. Pero gusto ko pa din ang face ni Catriona. Ako, ang ganda-ganda ni Catriona na nakita ko ng personal. Kaya parang umalis na si Kuya Ron. Tinagyawat lang konti, di ba? Tinagyawat ng konti, no? Hindi, pero ang pretty pa rin niya. Pero napansin ko, medyo tumaba si Catriona, no? Pero ang Pia, grabe. Hindi siya tuloy, ano? Nagmukhang fabulous nung gabi niyon. Pero napaka-articulate talaga magsalita. Ano pa? Matalino naman talaga, di ba? Bot naman parehas naman sila magaling, di ba? Binili? Parang si ano, no? Nung gabi niyon habang nagsasalita sila, si Pia parang nakakahon lang yung mga sinasabi niya. Correct. Hindi kumpara kay Catriona na talagang lumutang ang kanyang pagiging articulate. Articulate. Ayan. Bago may yan. May blind item ba tayo? May blind item ba kami? Hindi, wala na. Thank you muna. Thank you again kay Sir Warren of Cut Encarnacion Group of Salon. Of course, si LJ Galido ang nag-makeup po sa amin. Thank you so much. And of course, maraming salamat po sa Gatchalian Lechon located at EDSA, Corner Marine Street, Mandaluyong City with phone number 660-7788 and 660-0011 with mobile number 0949-994-3180 and 0923-724-6700. At syempre, ang Celebrity Radar, mabibili na po ito sa Time Plaza Building Book Sale, Robinson's Marcos Highway, SM Sukat, Landmark Makati, Rustens, Tomas Murato, Pulley Booked, Total Bonjour, Paper World. For more information, contact Celebrity Radar's Facebook page. Ayan, thank you so much sa Flicky Eyebrows PH sa aking ano yan, bagong gawang eyebrow. Ang ganda nga ng ano mo, thank kilay. Yes. Pwede pa mahawak. Ayan, thank you din so much sa Salon de Margaret kay Kuya Nilo Del Valle at ang ating friend na si Paul Lagdameo Almadin dyan sa Lukban, Quezon at Tayabas ang Lagdameo Spa and Salon. Mm-hmm. Ayan, ano lang po kami mag-get well soon po sa aming kasama sa PMPC na si Manay Leticel. Uh-huh. Ayan, kaya mo yan, Manay.
Pagaling po kayo. Pagaling po kayo. And syempre, thank you sa Front Row International. Yeah, yes. Raymond Francisco. Yes. At congratulations po sa lahat ng winners sa katatapos lamang namin na Star 35th Star Awards for movies na talaga naman nag-trending. Trending po talaga. Trending talaga ang Star Awards for movies. So, baka nyo naman po ang A-Ring Star Awards. A-Ring. Na A-Ring sa next Sunday. Oh, this coming Sunday na ba? June 16. Yes. After Gandang Gabi Bites. Makikita niyo po kami. Ako nag-present po kay Ken Kenuy. Congratulations, Ken Kenuy. Na nag-guest dito sa atin. Performer of the year. Ayan. Of course, dahil po sa marami naman talagang sumusubaybay dito sa Showbiz Pa More Tonight. And congratulations dahil 1 million na po ang ating followers sa ating Facebook page. Bonggam-bongga yan. Weekly nyo na po kaming mapapanood ang pinakamaiinit na chika po dito lamang po sa Showbiz Pa More Tonight. Ayan. So tutok lang po every Friday 6 to 7pm. Correct. Hello to Maricusi. Hi. Ayan. And with that, maraming salamat po. Teka lang, babati pa kami si AJ Opeña. And Sir Perdi. Happy birthday, belated happy you. Birthday, Miss AJ Opeña. Ayan, belated happy birthday. Thanks din po sa pagpunta nyo sa birthday ko kayong mag-asawa. Ayan, nag-birthday po ako belated last happy week. Birthday. Yes, pwede ko. Kay Mami Flor din and L.A. Santos. Of course, ayan, si Alan Jones nanonood. Aaron Domingo, Sir Ken Choa. Marami pa po. Yasmin Curdy, Patrick Garcia, Juan Migbondo, Angelo Ilagan, Marlo Martel. Kung sino-sino pa kayo, alam niyo na kung sino kayo. Maraming salamat po. Bella Donas, Click 5, Ma'am Len. Ma'am Len, I love you, Ma'am Len. Tita Malucho, Pagar, I love you. Alam niyo na. Ma'am Len, Bella Donas, Click 5, Ma'am Len. Alam niyo na. Ulit? Thank you, Chef. And of course, kay Mami Litz pala, salamat po sa venue na binigay niyo. May-ari po ng circo yan. Ang circo na doon po ako nag-celebrate. Mama Litz, thank you very much. Alam niyo. Tita Malu again, Alan Jones, Ma'am Len, thank you again. Alam na. Yan, ugaliin nyo pong tumutok sa aming tuwing Friday, 6pm po yan. Pwede po kayong magpabate. At kung gusto nyo pong magtanong, ha, shout out nyo lamang po yan at sasagutin po namin. Hello, Tita Isabel Perez and Ate Guy Miss Nora Ono. And of Hello. Course, kay Mami Guapa, kay Jericho Aguas, kay Hubert, at kay JC Parker. Maraming salamat. Hello, sa Konsehal JC Parker. Yes, congratulations, JC Parker. Isa ka ng konsehala ng Angeles, Pampanga. Hello to my anak, Kyle Nathan Bacon. Yeah. Alam mo, ang daming pa nagpapabati, pero kulang na tayo sa oras. Sa lahat mo na dumating sa birthday ko, maraming salamat po sa bumati. Ang ganda talaga ng Kuya stage Boy, natin, Abunda, no? Thank you po. Hanggang sa muli po, ito po si Mildred Amistad Bacon. At ito naman po, si Romel Lasam Placente. At ako naman po, si Rodel Fernando. Hanggang sa muli, dito lamang po sa Showbiz Pa More Tonight! Tagapaghatid ng makabagong mentalidad. Tagalog ang salita, dyaryong dekalidad. Tinaguri ang modernong la solidaridad. Handang sagutin lahat ng katanungan. Handang ukatin ang mga natatabunan. Masarap kasama agahan hanggang hapunan. Pamamahayag na may pagkamakatarungan. Hindi lang sa pagbabalita kilala. Showbiz, chismis, palakasan at iba pa. Pag nasa Pinas ka, ito ang dyaryong pinaka. Sobrang ganda, mahihiya kang ibalot sa tinapa. Ilang taong inalagaan ang reputasyon hanggang maging pinakamalawak na sirkulasyon. Lahat ng impormasyon galing sa dyaryo at tabloid, pwede mo nang mabasa sa iPhone at Android. Abate, nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Abate, ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Abate, mga nagbabagang balita, mga magsasaka umalma dahil sa baba ng kita. Nagmahal ang mantika, 12 bahay tinukok ng naiwan ang kandila. Umawat sa away, inundayan ang saksak. 16 na sasakyan, inararo ng truck. Claridel, Bulacan, eroplano bagsak. Katiba pang mga balitang siguradong pang shock. Bong Revilla, malaya nang gumagala sa mall. Reklamo ni Imelda, Andaya, sana all. LeBron James nasa Lakers na. Wala pa rin pakay sa mga haters niya. Brownlee, Ginebra, di susuko sa Magdolia. Mayweather, pinaringgan ni Dela Hoya. Vice ganda, in love na nga ba kay Abueva? Jet Padela, pinaliyang mga Araneta. Abate, nangunguna sa balita.
mahusay na kolumnista. Pag di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita, mahuhusay na kolumnista. Pag di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Payong ng isang fan, baka nahiyas ni Yam, viral sa Instagram, cute si Yan, true love ang turingan, Abra, best actor sa Gawad Urian, I'm Curtis, buntis na nga ba, Mariel Sumuko kay Inday Sara, Dennis Trillo, pabor sa marijuana, Nadia Montenegro, patok ang afritada, Derek Ramsey, lilipat sa kapuso, Roxanne Barcelo, nagpalaki ng suso, Alden, magpapatubo ng bigote, gaganap na bagong enteng kabisote, 18 manok, kinain ang sigbi, umaatake sa ilalim ng between. Kapre na mataan sa may sangandaan. At iba't ibang kwentong kapabalaghan. Di magandang balita. Sa FBI clearance, konti na lang ang pila. Di magandang balita. Ang ating mga isla, sinuli na ng China. Di magandang balita. Sa wakas, meron na papayapaan sa basilan. Di magandang balita. Piso at kulyar, halos pantay na ang palitan. Nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita kung sino talaga ang tunay na tabloidista. Nangunguna sa balita. Mahuhusay na kolumnista. Ba't di mo subukan na makita.